Dumating na si General Ronggambilla saka si General Licaudio Santiago. Kukwentuhan nga kami, sabi ko, tayo-tayo na naman. Tawagan na si Erwin. Ang layo. Manila swap nandun. Iniimbestiga na SOCO. Na-clear na ng bomb squad. Na-clear na wala na ibang bomba. Tapos iniimbestiga na SOCO. We were there. TB5 was there. Pagkatapos ng initial investigation, yun, saka namin pinid sa public. Ginawa muna namin yung facts bago kami nagpa-interview. Tapos, pinuntahan ko nung gabi na yun, same hour, pinuntahan ko yung mga, as many as possible, yung mga biktima. Anong ginamit yung bomb squad? NCRP o Manila Police? Manila yung. Okay. So the same pa rin? Hindi naman sila sumabit eh. Hindi naman bomb squad. SWAT yung may SWAT, problema. So wala na SWAT, wala na. Nandiyan pa rin. So ang ibang ginawa nyo is you made sure na iisa yung storya, ito yung nagyari bago nyo inilabas sa media. Kasi noong kumukuha na yung media, pinakisuyuan ko, sabi ko, mamihan na tayo mag-interviewan. Yeah. Let them work first. Tapos, interview na namin kayo. Saglit lang, ha? Kailangan eksakto yung mga ano natin. Sana ba yung sinabi mo? Kayo din, kakasuhan kayo. Saglit lang, ha? Baka triple IRC kaya na pala, ito. Kaya pala maayos talaga yung magre-report nung everything about... Pare-pareho. Pare-pareho, maayos. Isang learn from senseless lang, no? Sa doon sa mga tao na, you know, nakagawa doon, sana naman eh, makonsensya sila. Can you imagine? Why do those things? Parang, may sarili ba kayo suspecha? O meron ng official pa rin ng may mga initial suspect na iniimbestiga na gamit. At nung nandoon nga ako sa mga ospital, very supportive yung mga Prat members do sa Prat member na aksidente, no? At kinakausap ko sila kung kamusta sila, yung iba ay nailipat sa pribadong ospital, yung iba na pauwi na. Ang pinakikisuyo ko lang, sabi ko, pwede ba pagkayari nito, ayos na kayo, makipagtulungan kayo sa investigasyon sa amin. You know, the MPD will investigate the entire incident. May tatanong ako sa inyo kung kayo ay membro ng Prat, pero baka niyo po sagutin yan, Martin. Oo, makakasama pa rin natin si Vice Mayor Isko Moreno hanggang mamaya. Pero sa pagbabalik ng Sapol, may isa pa tayong guest. Kilalani naman natin ang YouTube hit na si Becky Moon. Yun! Nagbabalik ang Sapol, meron pa tayong isang bisita ngayon sa studio. Kung madalas kayo sa YouTube, malamang isa kayo sa mga nahook na sa videos niya. Viral hit na nga sa video sharing website ang mga video niya na umabot na sa hundreds of thousands ang hits. Welcome to Sapol, Becky Moon! Good morning! Hello! Puti mo pala talaga sa totoong buwan. Ano ba? Iba yung white balance namin. So, ang puti na tinatawag na puti sa pang-white balance. Yan! Pwedeng mag-balance ang camera sa mukha mo. Bigyan mo naman kami ng advice. Hindi ka talaga lumalabas sa araw or anong SPF yung gamit niyo? Taga-Puerto Galera siya. Exactly. Taga-Puerto Galera. Ah, ganun ba? Hi sa mga taga-Puerto Galera. Hi, hello. Hindi ka siguro nagpapa-araw doon sa Puerto Galera. Or nakapayong. Ay, kasi mahabang storya kasi ito eh. Okay. Okay. Eh, pa-clean mo. Sige. Ano kasi, parehas kami ng case ni Michael Jackson, vitiligo, ayun. Yung nag-white. I was brown when I was younger. Okay. Ayun. How hard is it to live with vitiligo? Very hard. Sobrang nung meron pa akong patches, sobrang niloloko ako ng mga kapwa ko bata. I really had to deal with huge amount of discrimination. Hindi lang sa mga bata, pati na din sa mga nakakatanda na dapat naiintindihan nila. Si Father Pandilio, super, si Governor Pandilio. Correct. Korekoang na may takong. Correct talaga siya. Ngayon muna, bakit nga pala mapunta tayo dito sa ginawa mo sa YouTube? Kailan ba nag-umpisa ito? What inspired you to do this? Actually po, trip lang namin. Napag-tripan namin yung mga barkada namin na nag-gay lingo. So ganito po yan. Parang umuuso noon yung mga Jejimon.
judge mo, hindi maintindihan yung text. Tapos itong mga Becky friends namin, mga gay friends namin, sabi ko, bakit may mga gay friends tayo na kumakapag-usap ng gay linggo? Hindi na halos maintindihan. So hindi sila maintindihan na parang mga judge mo, bakit hindi na lang natin tawagan silang mga Becky mon? Ayan. So ganyan na. So tapos nag-upload kami ng isang video na parang seryosong setting. Ang role ko, nanay. So parang nagre-reklamo siya sa buhay nilang magnanay. Meron siyang anak-anakan doon sa videos. Tapos, in gay lingo. So, sobrang seryosong eksena. Tapos, gay lingo yung ginagamit nilang means of communication. So, I actually did not have any plans of uploading it. Tapos, the video was shot sometime in May. Mm-hmm. But it was uploaded in, I think, June. So, more than a month na. Tapos, ayun, parang sabi ng friend ko, ay, upload ko tong Chenilyne. Nalimutan ko na completely kung ano yung video na shinoot namin noong May. So, yung Chenilyne na yun, na-upload siya. Biglang, nagulat ako, day one, na-upload siya sa Facebook. Day two, share. Day three, kung kani-kaninong wall ko na nakita yung mukha ko, ganyan. Tapos day four, may nag-download ng video, nilagyan ng subtitles, in-upload, mas lalong kumalat. Day five, ang dami nang nagme-message sa akin. Day six, paglabas ko, nag-rest day ko sa work. Paglabas ko, kilala ko ng mga tao sa mall, naloka ako, ganyan. So, six days to viral. Nice. And then, after a week, mayroon ng mga calls from TV networks, ganyan. Ay, para isang linggong pag-ibig pala yan. Correct. Pero Becky, meron tayong Chenilyne, may copy tayo doon. Ay, go. Gora Lumari. Ay, audio. Nang mikropono, jopa English, kapag sila ay nagsasay, yung paibanga ng siyontolon, pare-pare. Oh, itong Starbucks room. Tinanong, name po. Siyempre, alam ko naman sa name ko. Becky, yung morning name ko, diba? So sabi ko, Berna. Ang nilagay, ha? Nilagay sa coffee ko. Bird. Jeron's gin ta, juko ng Papay Bells. Dala'y juice lo, insertan ang bunga. Pag-arrive sa Julo, naligwak ang syunga. Kapos, Philippines, Japan, Indonesia, Las Vegas, New York. Bilang Pangulong Bekimon ng Bansang Pilipinas, Bum Bum Lay, linigwakin ko ng bonggang-bongga ang mga charutera, eklaterang penguin, mga etusen. Sa isang merlot, sa balitang showbiz, isang dating matini idol, naki-join force na rin sa mga Bekimon. Sa balitang panahon, bagyonik na bonggang-bongga, papajapit ng papajapit. Jipul Tirero, tweetitit na matatagal mga naka, Jordan, Shantulon, Jirbo, Manurak, Jukbukin, ng mikropono, Jopa, Ingles, kapag sila ay nagsasite yung paibanga ng Shantulon, pare-pare. Yan, may kulilembang na. I'll go. Sige. Yan eh? Anak wa bom. Help lalo kiti. Gora bom. Ay, sorry naman, kiti. Mama. Jeron's gin ta, juko ng Papay Bells. Dala'y juice lo, insertan ang bunga. Pag-arrive sa Julo, naligwa. Wala ko naintindihan! Ako din! Parang center. Parang foreign center. Imagine mo, o-order ka, tatawag ka na seryosong seryoso. Ang sasagot sa'yo, Becky mon. Anek mo ba mong order, miss? Bet mo ng pizza loom? Ganon. Yung Becky mon, no, di ba, kayo-kayo lang ba nag-i-invent ng words? Kasi one word can be changed. Mm-mm. Depende sa barkada siguro. Mm-mm. O grupo. So, in your case, actually, ang gay linggo, iba't iba. Bawat gay group, iba't iba ng ano, ng salita. But the good thing about gay linggo is that kahit saang parte ng Pilipinas, kahit anong trabaho nila, pag nakita-kita mga bakla, ay, makakaloka, nagkakaintindihan. Katulad ng dati yung hindi, naging whiz siya. Whiz! Naging wit, naging wititit, naging witchikalibambam, witchikalibambam binikulon. Nagbago pa, witchikalibambam binikulon, summer fresh. Humahaba, napapalitan, bumubonga, nababago. And that makes it hard to come up with a gay lingo dictionary kasi it's continuously evolving. So iba-iba tribo ng mga bading. Correct. Iba-iba tribo parang. Correct. Pero ang babaeng kriminal nahulog sa kanal patay. O di ba correct lang yun? Oo, correct. Pero nagkakaintindihan kayo. Yari galing Baguio, galing Mindanao. Oo, correct. Galing Davao, mga Bisaya yun doon. Maintindihan niyo yung usapan niyo rin. Somehow. Opo. Actually sa Cebu meron pa silang ibang paraan ng pagsasalita ng gay lingo. Binabaligtad-baligtad naman nila yung letter. Pero maintindihan mo naman yun. Mas talaga ang kwan, talaga mo makikita na
solid ang kanilang asosasyon na federasyon. Oo, oh, kurikong. Ng mga Bading Gersi ng Pilipinas. Tumpak early tops. Tumpak talaga. Pero Burns, ano yung day job mo? I used to work po sa call center, sa EPL Inc. Ventos. Kaya nagko-call center ka? Apo, but I had to resign na po nung medyo... So may balita ako, may manager ka na raw ngayon. Apo, I'm being managed by Chris Cahilig po. Hi, Sir Chris. Good morning, Chris. Good morning, Chris. Good morning. Tapos, anong klase yung mga gigs yung nakukuha mo ngayon? Puro po guesting so far. And this is my first live guesting.